Hi guys, welcome back to our channel. It's winter time again. Ayan na, nakasetup na. Ito na yung situation namin dito. So today is November 20, Saturday. Maganda ang panahon. Pero malamig. It's minus 6. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog, mga guys. Na-miss namin kayo. So, yung mga bagong subscriber namin, thank you po sa pag-subscribe, sa pag-support sa aming channel. At sa mga bago pa lang sa channel namin, kami pala ay nandito sa Quebec, Canada. Kami ay working as web developer. Parehas kami ng asawa ko. Ayan. Today, pupunta kami sa Shibugamo. Mamimili ng mga gamit sa bahay. Wear your seat belt. See? Malapit na tayo ulit maging North Pole. Samahan nyo kami, guys. Subscriber na nasa Dubai, mag-asawa sila, tapos tinanong niya ako kung gano'ng katagal kami bago nakakuha ng job offer. So, kami naman, sabi ko, mga after 3 months, nakakuha na kami. 3 weeks? 3 months, July 2. 3 weeks since nag-start akong mag-anap. Oh, yun. Tapos, pero siya daw, marami siyang pinasahan, tapos, nagre-reply naman daw. Tapos pag nalaman daw na wala pa sila sa Canada, hindi daw nagko-continue yung application. So, ano sa tingin mo ang pwede nilang gawin? Unang-una, i-assume ko na yung resume nila is standard Canadian format na kasi nakukontakt naman sila. So, ibig sabihin, nakukontakt yung attention na nagiging problem lang nila is yung hindi alam na employer na kailangan nila ng visa sponsorship from the employer. So, ang pwedeng gawin indicate na nila sa cover letter yon na sila ay outside of Canada and they need a valid permit to work in Canada. So from there, mapifilter na ng employer na hindi namin kaya i-sponsor to or this job offer is open for those who are Canadian citizens or PR or those people na may valid working right, permit. Kahit mga open work permit, no? Open work permit. Para mabawasan din yung frustration kasi syempre, once na mag-reply na sa'yo, syempre ikaw hopeful ka na mag-continue yung application, then suddenly, hindi lang magpa-continue dahil wala ka pa nga dun sa Canada. Indicate nyo na sa cover letter nyo na maganda yung pagkaka-indicate, syempre. Pwede nyo sabihin, we have an active express entry profile but we want to speed up our journey of coming to Canada, so we are also looking for
pag nalaman na wala pa sila dito sa Canada, ayaw na raw mag-process kasi ng LMIA no lawyer. Yeah. Yung LMIA naman hindi naman mahirap siyang i-process. LMIA ko parang umabot lang ng 2 weeks from the day na na-receive na government o yung nagpa-process ng LMIA. 2 weeks lang mabibigay na yung result. Lalo na kung IT ka dahil in-demand. Oo, in-demand or may special processing sila sa IT. I don't know dun sa ibang occupation kung may ganun din, pero marami pa rin occupation na in demand, kaya most likely pwede nilang prioritize. Sa tingin mo ba kailangan talaga may job bank account para makapag-apply sa job bank? Express entry account para makapag-apply? Hindi kailangan ng express entry profile para makahanap ka ng work sa kasi marami rin nagko-comment sa akin, nagtatanong kung required ba na may express entry. Kasi bago nga naman makagawa ng express entry account, kailangan pa nila ng WES or World Education Services and IELTS. So, not necessarily naman, no? Pero may advantage yon. So, ano kayang mabibigay mo na tips sa mga subscriber natin about sa paggawa ng resume? Ano ba yung mga ginawa mo noon sa resume mo? Sa resume, kung maalala nyo sa Pinas, pag mag-apply ng trabaho, meron na yung nabibili sa sari-sari store na ba yung data. Tapos bibila pa mo na lang, tapos lalagyan nga mo ng picture. So, hindi applicable yun dito. Yung resume format nila, certain criteria na dapat sundin. So, bigyan ko kayo ng tips. Unang-una, maximum 2 pages lang. Okay? Bakit? Kasi kapag sobrang iklik, mukhang hindi mo ganong pinaghandaan yung resume mo. Tapos, halimbawa, 2 pages pero yung content mo 1.5 lang. Ah, hindi rin okay yun, hindi maganda tingnan. Dapat saktong-saktong 2 pages. Tapos, yung ilalagay mo na work experience, yung from the last 5 years lang. Tapos, ano pa ba? Huwag nyong lalagyan ng picture. Kasi, unless na lang kung ang work mo ay related sa modeling or something like that na kailangan makita yung mukha mo, lagyan mo ng picture, film mo na ganun. Pero sa IT, hindi kailangan ng picture. Kasi, ano nga ba, parang nasabi ko na dati yun na kapag may picture, nagiging grounds minsan for discrimination. So, ano ba yung ilalagay ba yung mga detalye? Oo, detalye. Teka, yung sa work experience, yun nga, maximum 5 years lang. Tapos, per company or per work experience, maglagay ka ng 5 to 6 bullet points. Bullet points, kung ano yung mga job description mo, kung ano yung mga achievement mo. Tapos, per bullet point, 1 or 2 sentences. 2 or 3 sentences, wag one-liner. Tapos, meron ding, ilalagay mo rin din syempre yung inclusive dates ng employment mo. Tapos, yung name ng company, job title mo. Tapos, like 2 sentences about this company. Ano ginagawa ng company nito, anong industry siya. Halimbawa,
pwede mo pa rin indicate doon sa, halimbawa, tatlong company yung napasukan mo in the last 5 years. Lalagay mo doon, tapos yung beyond 5 years, lalagay mo other experiences, tapos one-liner na lang each. The company name, job title, and the dates. Wala nang job description. Diba ba? Yung sa school, lalagay mo doon yung course, and ano ba? Course, name of school, kung mataas ang grade mo, lagay mo yung GPA mo, mga awards, tapos ba? Awards, etc. And then, meron din yung tinatawag na section about volunteer work. Ito yung halimbawa, kung naging kagawad ka sa barangay, pwede mo rin ilagay doon. Kahit irrelevant siya doon sa ano, sa job na na-applyan mo, para makita yung character mo. Something like that. Yung font, huwag nang masyadong fancy yung font. Titingnan nyo rin yung indention ng mga paragraphs. Dapat consistent. At kung alam nyo yung ano, ito pala importante, kung alam nyo yung NOC number yung, or yung National Occupation Code ninyo, halimbawa ako 2174, ang ginawa ko noon, hinanap ko dun sa website ng Canada, nalagay namin yan yung link. Inulukap mo dun yung job title mo, malalaman mo yung code mo. Tapos, halimbawa, computer programmer, nakadefine doon kung ano yung mga jobs, duties and responsibilities ng computer programmer. Nandun yun, siguro mga 10 sentences. So yun pa lang, pwede din mo nang gamitin yun na sa template kung paano mo gagawin yung job description mo. Pwede mong, halimbawa, may word doon na code. Pwede kong kamaganap ng synonym ng code. Halimbawa, develop or something, or maintain, something like that. Pero huwag mong kopyahin 100% yung nandun sa NOC details. Kasi, alam nyo kung bakit. Halimbawa, may yung mga employer, yung mga HR, meron silang ginagamit na software, yung applicant tracking system. Halimbawa, may in-input sila doon na keyword. Yung software na to, from thousands of resume, based doon sa keyword na yon, hahanapin niya doon sa automated na system na yon, hahanapin niya yung resume na may pinakamaraming relevant match. So kapag na maraming relevant match dun sa resume mo, malaki yung chance mo na makuha. So, importante po yun. Yun yung mabibigay kong tips sa paggawa ng resume. Kailangan pa ba yung ilagay yung reference? Di ba usually sa Pinas nilalagyan ng reference? Reference, hindi na. Ano pa ba? Yung mga personal details, phone number, tapos yung exact address ng bahay mo, hindi na kailangan. Siguro city lang. At the least yung city lang, kung saan city ka nag-stay. Huwag mo nang ilagay yung exact address. Tapos passport number, hindi mo kailangan pa yun. Huwag mo muna ilagay sa resume. Mga marriage, skin single, color, diba? Eye color, hindi na. Hindi eh. Hindi kailangan yun eh. Height, hindi rin eh. Married or single? Married, single, hindi rin. Birthday? Sa akin ba nandun? Hindi ko rin nilagay eh. Kaya sabi ko hindi naman importante yung edad. So yun guys, is down niyo yung mga tips sa pag-a-apply dito sa Canada at
yung paggawa ng resume, napaka-importante yun. Kasi yun yung unang-unang makikita ng mga employer. Nakarating na tayo dito sa Shibuga mo. So, mag-grocery na. Anong mga final words mo sa mga subscriber natin? Hi, subscribers. Yun lang po. Huwag pong susuko. Sabi nga nila, di bali nang sumuka. Huwag lang susuko. Try lang ng try. Yes. Consistency is the key. Huwag pong mapuprustrate. Ayan. Pakita mo na dito na... Oto nga, ayan. Ayan na, bababa na ako sa Unipri. Ayan, dito na po kami. Hanggang sa muli, post nyo lang questions nyo para pwede namin sagutin. Kung pwede namin sagutin, video na lang din namin next time. Yes. Okay guys, bye-bye. Ay, wait lang.